Los Angeles Lakers, mga idol, bigo nga natapusin ang kanilang losing streak against sa Chicago Bulls. Ngayon nga, mga idol, ay natalo na naman sila 115-110. Second game na nga ng kanilang pagkatalo, mga idol. Si DeMar DeRozan ang may kasalanan dyan dahil 38 puntos siya, mga idol, 38 points, 6 assists. At very efficient nga siya, mga idol, at sa fourth quarter, 19 points ang kanyang itinala. At si Lonzo Ball, mga idol, ay dumagdag naman ng 19 puntos at si Alex Caruso, 17 points and 9 rebounds. Sila nga, mga idol, ang nagtulong-tulong para nga pataubin etong kulang-kulang na Lakers. Etong si LeBron James, mga idol, syempre nag-perform pa rin naman. 31 points, 14 rebounds and 6 assists, tapos 2 blocks. Etong si Westbrook, mga idol, very solid game with 20 points, 9 rebounds and 8 assists. At si Carmelo Anthony naman, mga idol, 21 points ang idinagdag sa Lakers at si IT, 13 points naman. Pero mga idol, hindi pa nga rin yung sapat para talunin itong Chicago Bulls. At ngayon nga rin sa laban nila, mga idol, si Trevor Ariza ay bumalik na nga. Naglaro nga siya, mga idol, ng 15 minutes lamang. Pero mga idol, maganda naman ang kanyang epekto sa Lakers. Yung kanyang size sa court, mga idol, ang pinaka nakita nga natin. Dahil 6'8" nga ito, mga idol, at very solid sa depensa at threat nga rin sa 3-point line. Pero dahil kababalik niya pa nga lang at ina-adjust niya pa ang kanyang sarili para dito sa Lakers, ay hindi siya masyadong naka-apekto sa labang ito offensively. 3 points nga lamang, mga idol. Pero napaka-positibo ngang makita na ang kanilang injured player na si Trevor Ariza, na originally ay starter dapat ng Lakers, ay ito, nasa court na nga't naglalaro. So in the next game sa mga idol, siguro maasahan natin na itong si Ariza nga ay makikita na natin ang kanyang impact dito sa Lakers team. At sa laban ngang ito ng Lakers, mga idol, wala ang kanilang head coach na si Coach Frank Vogel dahil nasa ilalim nga siya ng health and safety protocols ng NBA. At meron niyang napansin itong mga Lakers fans na parang nga daw mas solid ang opensa ng Lakers, mas fluid nga sila at mas maraming ball movement. Kaya nga't kahit halos ubos na ang mga player ng Lakers ay nakapagbakbakan pa talaga sila sa second seed na Chicago Bulls. Kaya nga't marami niyang nagtatanong na kung ito bang Lakers ay mas magaling kapag wala itong si Coach Frank Vogel. Yan nga, mga idol, ang mga tanong nila matapos nga ang matchup ng Lakers ngayon. So yan nga muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!